guys, bago tayo magpatuloy, sana naman nakapag-subscribe ka na sa ating channel para updated ka. Meron din pala tayo sa Instagram in case na kailangan mo din makita yung mga pictures natin. And meron din pala tayong Facebook page kung saan mo makikita iba kong post. And minsan kapag hindi ako nakakapag-post ng vlog, dito naman ako sa TikTok nagpo-post. Feel free to post! Dahil sana naman ay nagawa mo mag-subscribe sa lahat ng ating social media accounts para updated ka din sa lahat ng ating mga uploads. Okay ka na ba? Nakasubscribe ka na? So let's begin again! Day 2 guys! This is it! Pray for our success! Yes sir! Ayaw na namin bumalik dito para mag-test ulit. Mapalimay dito para gumala na. Gumala na, yes. Dahil katabi na to ng York na pinakagusto kong puntahan dito sa UK. Pupunta na kami ng testing center, 8 AM na, 8:30 yung call time namin. Then malapit lang naman kami sa testing center. So yun lang. Baka madaanan namin yung, hindi ko alam kung simbahan ba yun o museum. Yung montage na lang natin. Pero hindi ako masyado mag-video ngayong umaga hanggang matapos yung exam kasi ninervous na ako. Bye-bye. Kung makikita nyo, hindi ko na-expect na ipapakita ko siya ulit sa vlog. Napakita ko na to sa TikTok vlog, pero ayan yung Leeds Testing Center. And I didn't expect na I'm going back here para lang mag-insert ng suppository. At siya naman ay para mag-remove lang ng catheter. Dahil sa mga panty trip na ginagawa ng mga assessor dito. So anyways, wait lang, ilipat ko muna sa mas malaki sa akin lang. Okay, packet na kami. Bawal na yung cellphone. Ita-turn off na kasi rule siya ng NMC. And pray for our success. Na paulit-ulit na lang namin na ginagawa ng ilang araw yung procedure. And hopefully talaga, sana bukas UKRN na kami. Bye-bye! And that's it guys. After siguro, actually, pagpalagay natin 18 minutes lang ako talaga sa pinaka-station ko. And nagtagal lang dun sa assessment. Kasi chinek pa nila ulit kung ako ba talaga yung magre-retake. And I think naman this time, nagawa ko na na maigi yung kailangan nilang on what they are asking of me. Praying na lang talaga ako na paglabas nung result is okay na. I'm just waiting na lang sa kasama ko dahil ako yung naunang mag-take kesa sa kanya. Isang station lang siya. So ako yung nauna sa kanya and then siya sunod. Iniintay ko lang siya dito sa may labas mismo ng gate. Kaya ayun, magantay lang muna tayo guys. And then magmumuni-muni lang muna ako. I'm really praying talaga na this time wala nang maging aberya.
Kasi kung gusto lang naman nila isuksok maigi yung suppository, that's what I did now. I even inserted my finger kung saan yung pinakagusto nila. Other than that, wala naman na. So yun guys, fingers crossed, aiming na UKRN na ako this week, and ipopost ko to immediately. And kapag na-post ko to agad, it means UKRN na ako. And kasunod na agad nung vlog na to, yung vlog ko about sa pagiging UKRN ko. So update ko kayo guys. Hey guys, ayan, tapos na kami sa art gallery. Actually, nag-iwan ako doon ng art. Anong type ng art? Ang type ng art ko ay type 4 na spicy. If you know what I mean. Yeah, tumae po ako. Pero nagtagal din kami actually. Pero mostly ng mga arts dito, usually mga 20th century na. Merong mga 19th and 18th century mga frames, arts, and paintings, canvas, and etc. Pero mostly kasi yung iba, mga printed, usually gamit nila chains. Ah, hindi ko kayo naisama sa loob kasi bawal mag-video. May bring home kami. Since tirador ng ano patingin? Mga kape, asukal, yan. Mga mali. Yes. Kasi binayaran naman daw yan. Kaya tingnan nyo kung gano'ng kadami yung kinuha niya sa hotel. So for now, maghahanap muna kami ng mapupuntahan. And then, titingnan pa namin kung ano pa yung pwede naming magawa. Para hindi rin kami ganun mabore. Kasi 6 PM pa yung pinabook namin kay Allison, katulad ng sabi ko sa inyo kahapon. And maling-mali kasi maaga kami natapos. Parang mas matagal pa yung inintay natin. Actually, matagal pa yung biyahe natin kesa sa inistay natin sa testing center. Pero anyhow, claiming na kami na kaso by 2 weeks pa, no? 2 weeks pa daw yung result. Baka May 9 siguro. Kung saktong 14 days. Tatry namin pumasok dito sa town center. Yung pinakita ko sa inyo na may clock. And if free naman siya, sige, papasokin natin. Pero if not, hindi na muna. Update ko na lang kayo guys, pero kakain pa rin kami mamaya-maya. Antayin lang namin yung mga kasama namin. Nagbi-video siya, akala niya nabudol niya ako, eh gusto ko rin naman kumain talaga. Dito kami sa Sri Lon Thai Street Food. Kakain kami dito. May NHS discount siya, so mas tipid. Yung! Mahal lang bilhin mo. Ano ba, maghanap lang muna kami ng food din. 200 pounds minus 10%, edi 90 pounds na lang. Oh. 90 pounds? Okay, update natin kayo. Eating a sandwich? Eating. Eating for two? Yes. Sure. Sawadee kap. Sawadee kap. Sawadee mai. Sawadee kap. You're gonna have something here? Yeah. Sure. So that you know you have milk. Dalawang orderin mo. Sige, dito na kami. Actually, hindi rin masusunod yung in-order namin. Kasi mag-avail na lang kami ng 12 pounds na food.
And may starter and main and soft drinks na siyang kasama, so mas tipid siya. Sige. Order na lang muna tayo. Yan, gumorder ako nung nag-thai ako konti sa mga napapanood kong series. Bago, akala niya, tinanong niya ako kung thai ba daw ako. Sabi ko nung, bago hinulaan niya ko anong mukha pala. Kung saan-saan na napunta yung mukha ko. Last time, may disease sa atin. Doon sa may red hill. Talaga ba? Akala niya Chinese ako. Talaga ba? Bago, nag-mongoloid face siya. Talaga? Then sabi ko sa kanya, I'm not Chinese, I'm a Filipino. Then ako talaga, hindi, lalaki. Ah, talaga? Gago. Nakasama yun sa vlog ko, dun sa isang vlog. Yung sa Red Hill. Hindi pa na-upload yun? Hindi pa nga. Bago, ngayon naman dito, akala naman niya, mukha daw akong Malaysian, mukha daw akong Indonesian, mukha daw akong Singapore. Ba't di nila mahulaan na Filipino ako? Ayan, bago sinabi ko sa kanya na I'm trying to learn the language and trying to write, pero sabi niya mahirap nga daw. Pero kaya ko yan. Bago ako makapunta ng Thailand, kailangan marunong na ako magsulat. Kaya, tayo natin yung food and i-taste test natin. Ayan, ayan na yung pad thai, spare ribs. And ayan naman yung green curry tsaka chicken satay. Labo ba? Hindi, parang malinaw naman. Yan. Di na ako nakapagsalita maigi dun sa Thai restaurant. Kasi lahat ng mga music na pinapatugtog nila, mga sikat na GMM TV artist yung kumanta. So, makaka-copyright tayo. Tsaka yung mga latest pa yung mga piniplay nila. Alam ata ni Kute na fan ako. Kaya yun yung mga pinlay niya. Mga official soundtrack ng mga series na pinapanood natin. Kaya, ayun, overall, may first time na nag-Thai food. Satisfied naman daw siya. Hindi ko lang sure kung totoo talaga. Actually, yung mga nagkakalayo kasi yung ano eh, lasa eh. Nabusog siya kasi magkadikit lang daw yung lasa ng food natin tsaka food ng Thai, which is oo naman. And mas nag-enjoy siya dun sa Suma na naghanap na siya ng asukal. Naghahanap na siya ng asukal. Kaya maglilibot na lang muna kami and then tatry pa namin kung saan pa kami mapupunta. Parang mall yun. Okay. Ayun o, yun nandun sa area na yun. Dito tayo tumawid. Bago, antay lang namin dumating kasi 6 p.m. pa. Ito yung isa sa mga pagkakamali ko. Nag-request kami ng 6 p.m. na uwi. So, mag-aalas
Ay, wala pala akong relo. Mag-aalas 12 pa lang. And meron pa kaming 6 na oras before kami sumakay. Muna natin mag-sneak in. Oh, tatry din namin mag-sneak in kung pwede. Kasi ang delikado lang naman is yung mula dito sa Leeds going to Stevenage. And then from there, mas madali naman na. Kaya muntansya lang tayo kasi may mga buildings pa dito na hindi natin usually nakikita or kakaiba compared na sa mga nasa London. Don't you worry guys, maghahanap pa tayo ng pagkakagastusan. Nakatag 15 pounds po kami doon sa food. Pero okay lang. Minsan ka lang naman gumala kasi usually yung 2 pounds mong meat or yung 3 pounds mong meat aabot ng 2 linggo. Pag uwi ko, balik na naman ako sa sinigang ko tsaka sa adobo ko. Kaya okay lang to, okay lang to. Montage ko na ha, medyo maganda dito eh. Hi guys, aside sa nabudol kami ng Northwest, marami na rin pala kami nadaanan. Baho ng banyo dito. Ay, sorry Lord. And now pala nandito kami ngayon sa St. John the Evangelist Church na built ng 1632 to 1634. And as you can see, it's still the same here. Oh, diba? Na-maintain nila yung structure. Tanggalin ko lang ako and then i-montage natin. And ayun, titingnan lang namin. We will just see if we can enter the church. And I will just offer some prayers para sa success nitong second take. Although 2 stations na lang naman siya, but I do hope na wala na siya maging aberya. So ayun guys, then after that siguro since nandito na rin yung mga kasama namin talaga, babalikan na namin sila and susunduin na namin. Pero mukhang wala, no? Wala. Mukhang hindi na siya pwedeng pasukin kasi mukhang hindi na siya ginagalaw or hindi na siya ginagamit. Purely na lang siya na nadadaanan. So yun guys, siguro puntahan na muna namin yung mga kasama namin sa Trinity. Pero hahanapin pa namin, baka dumaan pa kami ng Sports Direct. Titingnan namin kung may maidadagdag pa sa pondo ng mga utang na hindi pa nababayaran. Kaya watch out lang kayo guys, and sa dulo ng video papahulaan natin sa inyo ilang pounds po ang nagastos namin para sa trip na ito and kung deserve pa po ba talaga namin. Okay, sige, end na muna natin.
Kompleto na po kami mga nagbubudulan. Oh, ready na po siya for Christmas. At kakasimula pa lang namin ay nasa na si Queen. Ay, ito. Meron na siya agad na kuwang bamboo ladder shell. For 15 pounds. So, hindi talaga namin alam kung ang punta po ba namin sa Leeds ay for exam or for shopping. For shopping. Shopping na may konting exam. Like ganun, no? Yes. Shopping na with konting exam. Shopping with a little bit of exam. Andito na naman po tayo sa Primark para sa ating episode 2 ng Budulan with Harvey. With Harvey. Ayan, gagawin na po tayo episode. Budulan with Harvey. Meron na po kaming 5 na po ang ating miyembro. Kahapon po kaming 2 lang. Ngayon po nadagdagan kami ng 3. At wala pong pakundangan. Dumampot po agad siya ng 15 pounds na shelf. Na imagine nyo guys, from Leeds going to Red Hill ay 6 hours. More than 4 to 6 hours. Yeah, let's say 3.5. Yeah. Maybe 4 maximum, yan. Yeah. And bibit-bitin po nila 'yon. Kaya masarap po mag-shopping. Yung wala po kaming magawa, where we gonna go? Let's go to Leeds from Red Hill and shop in Primark. Dubay-dubay 'yon. Kaya ayan. Pakita lang namin sa inyo yung mga pwede pa nating mabutol. Pero pipilitin natin yung Lakers. Okay guys, now we're here at Starbucks. Unfortunately, they only have few variety of coffees. Hindi katulad sa Philippines na you can specify everything na gusto mo. Dito sobrang limited lang talaga, like white mocha, full milk. Hindi katulad nung sa akin na barista beverage. Then kapag sinabi mong white mocha itself lang. Yes, wala. They don't have straw hairs then. Mga sip lids yung mga gamit nila. Although medyo posh yung datingan, pero let's see. I'll just try to taste kung ano yung lasa nung coffee and then I'll let you know kung pasado ba sa panlasa natin or hindi. First time ko pala mag-Starbucks dito sa UK in general. Kaya testingin natin. Yeah, this is my first time. Yeah. And before we end our vlog, gusto ko lang pala sabihin sa iyo na meron na pala kaming 2 natutunang phrase ni Todd. First is,
see it, say it, sort it. And then yung last one is, do you have a change for a homeless man? Kasi kahapon na sa Red Hill kami, sabi ano, yun yung nangihingi siya ganun. Kasi sa atin, di ba, pahingi po ng barya, dito hindi. Do you have a change for a homeless man? Dapat din ano kung magkano yung pera niya, babaryahan mo lang. Pero Adidas yung sapatos niya na ano ha, na maganda. Huwag ka mga beggar dito. So that's it guys, sila tomorrow pa exam nila. We wish them luck and success. And kami po ay pauwi na. Na after po namin magliwaliw at maglustay ng pera dito sa Leeds. So hanggang sa susunod na kabanata ng Team Receipt. Thank you so much for watching guys and see you again on our next UK vlog. Bye-bye! Click like and subscribe!